Good evening po sa ating lahat at lalong-lalo na sa mga taong nanood sa vid ko. So ngayon po, babalik tayo ulit sa kusina natin kasi may nag-request sa akin yung kapatid ng asawa ko na may nagustuhan daw siyang pagkain sa Pinas. Ito yung nagustuhan niya. Kahit bawal po sa kanya, guys, kasi ano ba yun? Kaya naputulan siya ng paa, parang diabetes ata yun. So, nag-request siya na gusto magpaluto siya ng bumpy. Ito po yung lutoin natin, golden bihon. At i-mix natin yung Indomie instant noodles. Pancit canton to siya. So, ang mga sangkap na ilalagay natin, ito siya, yung Indomie. Ito siya yung golden bihon. Tapos yung mga sangkap na ilagay natin sa bumpy, ito siyang cabbage, broccoli, cauliflower, carrots, may frozen green bell pepper tayo, garlic, ginger, at white onion. At dalawa pong meat na ilalagay natin ito, yung pork at saka yung pork natin at saka chicken. So yung chicken natin, may buto siya kasi hindi to siya yung breast lang ang binibili natin. Whole siya, whole chicken. So kinuha ko yung breast niya. Tapos yun, sayang naman kung itapon ko yung buto. May ano pa man siya. May meat pa. So ilalagay natin to. So ito na guys. Tulungan niyo ako, luto na tayo. Meron pa yung ano pa pala, yung mga ano pa ilalagay natin. Aside from that, may cooking oil tayo. Tapos ito siya, yung Ajinomoto sa Pinas. Nabalik ko to sa Asian market. Ito yung black pepper powder. Yung salt natin. Ilagyan ko ng corn para hindi siya mag-stack sa loob. Ito siya. Tapos may soy sauce din tayo na binili namin sa Asian market. In-order namin to sa Amazon. Tapos ito din yung garlic powder. Masarap na siya. Kasi with parsley ata. With parsley. So ito na guys, mag-start na tayo. Ito na siya guys, mag-start na tayo. Nilagyan natin ng cooking oil. Nilagay, parang mainit na siya. Kasi kumukulo na yung malapit sa lado. So ilagay natin yung garlic natin. Yung ginger. At saka yung white onion. Ginger at saka onion nag golden brown na siya. So pwede natin ilagay ang pork muna. Hintayin muna natin para na mag-change ang kulay ng pork na wala na siyang parang, luto na. Pakuha yung dugo niya. Saka natin ilagay yung manok. Yung sipo natin. So, isabay muna natin yung 5 minutes. Luto na po yung meat natin. So, wala na yung dugo niya. So, ilagay na natin yung yung chicken natin. So, hanin pa lang tayo. So, hintayin din natin to na maano siya, mag-change color. So, ikabay muna natin ng
5 minutes ulit. Now, tingnan natin yung manok natin. At saka yung pork. Finish siya. So, mix na natin to. So, ito na siya. Nag-change na yung kulay niya. So, lagyan natin siya ng mga paminta. So, ito ang pinapakita ko sa inyo kanina. So, ilalagay ko ito dito lahat. I mean, ng lahat na paminta. Hindi ito lahat. Yung ano, lahat ng mga pinapakita ko kanina na paminta ilalagay ko. Ito siya, Ajinomoto. Ano lang siya, konti-konti lang. Pwede naman yung dagdagan pag kulang. So, black pepper powder. Tapos, sa salt natin, konti lang ang ibigay natin, ang ilagay natin kasi may ilalagay tayong soy sauce na salted na siya. So, lagyan natin ng konti lang. So, i-mix natin. Mix lang natin ng maayos para maihalo lahat. So, isa na, nahalo na lahat. So, lagyan natin ng soy sauce. Yung ano natin, ito, lagayan natin. So, yun. Paunti-unti lang, kung ano siya, kung kulang pa sa tingin ninyo, pwede naman yung tikman. Pag kulang pa, so pwede pa din yung nagdagan. Ganyan lang siya. So, antayin naman natin to ng ilang minuto para kumukulo siya. Tapos ilagay natin yung, lalagyan natin ng tubig na 2 cup. So, ito na siya. Kamira natin ulit. Ito na po, kumukulo na siya. So, dagdagan natin ng ano, lagyan natin ng 2 cups na tubig. Tapos ihalo natin. Tapos takpan na natin ulit. Maghintay tayo nito hanggang kumukulo siya. Ilagay natin sa 4 para madali. So ito na siya. So takpan natin. Ito na po yung chicken natin at saka pork. So parang kumukulo na siya. Tapos titikman natin to. Ang laki ng pantikim. Sakto-sakto na guys. Sana ilagay natin yung vegetables na ni-prepare natin. So, ilagay natin ito lahat. Tapos, mix natin ng maayos. Na-mix na natin ng maayos. So, antayin natin ito ng 5 minutes na kumukulo ulit. Tapos, ilagay natin yung ibang mga sangkap nito. Ito na guys, kumukulo na siya. So, ilagay natin yung magic kanto natin. Ilagay natin ito sa, yun na, sa ilalim para mabasa sa tubig. Bulag-bulag na siya. Parang naisa-isa na yung pancit kanto natin. Ilagay natin yung bihon. Ilagay natin lahat. Yun din ang gagawin natin. Ilagay natin sa tubig. I mean sa ilalim para siya maluto. Now, the cabbage ilagay na natin kasi matagal din ito siyang maluto. So, yun na siya. Lagay natin lahat. So,
mix lang natin ng maayos. Oh my god, ang dami nito. Lagay din natin sa ilalim ito para maluto. Tapos takpan natin. Ganyan ito guys. Ito na siya guys. Na-mix na natin. Ito na siya. Pero hindi pa siya luto. Yung pancit canton guys, meron siyang sauce. So ilagay din natin to. Ilagay natin lahat. Ito, ilagay natin. Yung lahat na nakalagay sa pancit canton, yung sauce niya ay sali natin dito. Tapos, i-mix natin to. Mix natin. Mix lang natin ng maayos. Kailangan natin dalawang kamay. Luto na pong pancit natin, yung bumpy. Tapos may last pa ito, yung green bell pepper. Ilagay natin itong last. So, ito na siya ang last. Yan. Ito na siya guys. Tikman natin yung pancit natin. Saktong-sakto sa timpla guys. Ang sarap. Ito na siya. So thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much.